Magandang umaga. Narito ang mga dapat yung malaman para lagi una ka sa balita. Naputol at lumaylay ang mga kable sa isang bahagi ng Katipunan Avenue matapos sumabit ang isang dumaraang truck. Kung dyan po ang inyong daan ngayong umaga, asang apektado ang daloy ng trapiko. May unang balita live si James Agustin. James! Good morning. Abiso sa mga kapuso natin motorista na dumaraan dito sa CP Garcia Avenue, corner Katipunan Avenue dahil may mga nakalaylay nga po ng mga communication at internet cable dito sa lugar, particular dito sa kalsada. Bandang alas 2:30 na madaling araw kasi igan kanina nang sumabit ang isang truck kaya nahatak ang mga kable. Ang iba na putol pa kaya lumaylay ito sa kalsada. Ayon sa mga responding traffic enforcers ng MMDA, hindi na raw nila inabutan ng truck. Inireport lang daw ito sa kanila ng napadang motorista. Naglagay ng plastic barrier malapit sa mga nakalaylay na kable habang inaantabayanan na magsasaayos nito. Isang lane lang madaraan na ng mga light vehicles na mula sa Katipunan Avenue southbound, pakanan sa CP Garcia Avenue. Nag-report po sa amin na isang motorista, kaya pinuntahan din po namin kaagad. Pagdating namin dito, ayan, naputol na po yung mga wire at maraming nakalaylay. Kaya inassist na lang po namin para mapabilis po ng konti yung daloy ng trapiko. Hindi na po namin naabutan at umalis na lang po yung nakaputol. Tinakbuhan po yung naputol niyang mga kable ng wire. Samantala, ikay, papakita ko lamang yung sitwasyon dito sa lugar. Nakalaylay pa rin po yung mga kable dito. Iba nga, naputol pa dyan. At marami-rami itong kable na ito. Tulad nyo na nakikita nyo, naglagay ang MMDA sa paligid niya mga kable na yan ng plastic barrier dahil kanina may ilang mga motorista na napapadiretso dyan. Particular yung mga nakasakay sa motorsiklo. May mga tauhan din ng MMDA dito sa lugar na nagmamando sa daloy ng trapiko. At hindi naman po nakakaapekto pa ito doon sa traffic. Papasok dito sa CP Garcia, yun nga lang, nagkakaroon nga ng kaunting kalituhan kanina, kaya naglagay na sila ng mga barrier dyan. Yung mga kapuso naman natin na galing sa CP Garcia at kayo po itatagos dito sa Katipunan Avenue southbound ay wala namang problema dun sa daan. Yun nga lang, may mga nakalaylay pa na ilang mga kable dun sa kabilang lane nitong kalsada. Yan muna yung latest mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Hulikam ang pagpuntirya ng ilang lalaki sa dalawang bisikleta, pati na rin sa mga sampay sa isang bahay sa Barangay Payatas, Quezon City. Nabawi naman agad ang isang bisikleta dahil sa sumbong ng kapitbahay. Laging una ka sa balita at nagbabalik si James Agustin, exclusive. Kita sa CCTV footage ang pagpasok ng ilang lalaki sa compound na ito sa Barangay Payatas, Quezon City nitong Martes ng gabi. Ang isang lalaki bahagyang umakyat pa sa hagdanan na tila may inaabot. Kinuha na pala niya ang nakasampay na damit. Maya-maya pa magkasunod na inilabas sa mga lalaki ang dalawang bisikleta. Sa mas malapit ang koon ng CCTV, masdan ang paglapit ng isang lalaki sa mga nakaparadang bisikleta. Umalis siya saglit. Pagbalik ng kanyang kasama, kinuha na ang isang bisikleta. Ang ikalawang bisikleta pinuntirya naman ng isa pang lalaki. Nahulikam din ang pagtakas sa mga sospek. Naglakad ang isa dala-dala ang ninakaw na damit, habang nakasakay naman sa ninakaw na bisikleta ang kanyang kasama. Habang tumatakbo, kasunod nila ang ikatlong sospek. Napansin na pala sila ng residente sa compound, kaya isa lang ang natangay na bisikleta. Pagmamayari ni Mang Dominador ang ninakaw na bisikleta na nagkakahalaga ng 12,000 pesos. Umuulan, nandun ako sa bahay, nanonood ng TV. De, ngayon, tinawag ako. Sabi niya, kuya, yung bike mo anong kulay? Kulay blue, sabi ko. Eh ngayon, may dumating na mag-asawa siguro yun. Yun ang nagsabi nga, yung bike mo kulay blue, sinakyan na ng bata. Sumasideline daw bilang construction worker si Mang Dominado. Bilang minimum wage earner, mahalaga sa kanyang bisikleta na ginagamit niya pag pumapasok sa trabaho. Eh yun talagang malaking tulong sa akin yung bike na yun. Eh kung saan ako makarte, kung saan yung trabaho ko doon, yun ang kasama ko rin, bike. Eh ngayon, wala. Nanghiram lang ako ng bike sa manugang ko. Ang ikalawang bisikleta na munti ka na matangay, pagmamayari naman ng apo ni Aling Emmy. Yung sa apo ko,
sinunod niya. Tapos yun nga, yung kasalubong na niya, yung nangupahan dun sa dulo, iniwan na niya dyan. Hindi na niya tinuloy. Tumakbo na sila. Nai-report na sa barangay ang pagnanakaw. Inalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga magnanakaw. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Bumpuso, para sa Pilipino. Na-bypass o hindi nakumpirma ng Commission on Appointments ang 12 cabinet secretaries ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay CA Chairman at Senate President Miguel Zubiri, kinulang na sa oras para sa deliberasyon. Ang mga na-bypass ay sina Press Secretary Trixie Cruz Angeles, Social Welfare Secretary Erwin Tulpo, DPWA Secretary Manuel Bunoan at Energy Secretary Rafael Lotilia. Gayun din sina Finance Secretary Benjamin Diokno, Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Aguzar, DICT Secretary Ivan John Enrile Uy at Migrant Workers Secretary Susan Ople. Hindi rin nakumpirma sina DOST Secretary Renato Solidum Jr., DTI Secretary Alfredo Pascual, Transportation Secretary Jaime Bautista, maging sina Social Economic Planning Secretary Arsenio Balisakan at Commission on Audit Chairman Jose Calida. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang Malacanang. Umakyat na sa 10 ang naitalang patay dahil sa panalasa ng bagyong Carding. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mula sa Baliwag, Bulacan at Tanay, Rizal ang 2 nadagdag. Pagkalunod ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Umakyat naman sa 8 ang naiulat na nawawala. Kabilang sa mga nadagdag ay 2 mula sa Antipolo, 1 sa Patnanungan, Quezon at 2 sa Mercedes, Camarines Norte. Ang halaga ng pinsala sa agrikultura ay tinatayang nasa 1.97 billion pesos ayon sa Department of Agriculture. Kinwestiyon ni Senadora Risa Ontiveros ang Commission on Higher Education tungkol sa umunoy ghost scholars. Sa budget hearing noong Martes, sinabi ni Ontiveros na may natanggap silang mga reklamo na napunta umano ang pondo ng scholarship program ng CHED sa hindi tamang mga benepisyaryo. Bukod dyan, may halos 400 estudyante rin daw na hindi nakatatanggap ng education subsidy. Git naman ni CHED Chairperson Prospero De Vera, walang nilabag ang komisyon tungkol sa paggamit ng pondo para sa libreng edukasyon. Inihingi niya kay Ontiveros ang mga pangalan at dokumento ng mga inireklamo para maimbestigahan ang umano'y ghost scholars. Simula ngayong araw, visa-free na ulit ang mga Pilipinong papunta ng Taiwan. Bahagi ito ng pagluluwag ng travel restrictions ng Taiwan. Base sa anunsyo ng Bureau of Consular Affairs ng Taiwan, pwedeng manatili roon ang mga Pilipino hanggang 14 na araw. Epektibo ito hanggang July 31, 2023. Sakop ng visa-free privileges, ang mga aktibidad na hindi na kailangan ng permit gaya ng pagbisita sa mga kaanak, turismo, social events, at fact-finding missions o international exchanges. Para sa iba pang detalye, makita niyo po ang website ng Bureau of Consular Affairs ng Taiwan sa kaliwang bahagi ng inyong TV screen. Water interruption advisory naman tayo. Naglabas ng abiso ang Manila Water kaugnay nito. Apektado ng Manila Water interruption ang ilang barangay sa Pasig at Taguig simula mamayang 1 p.m. hanggang 4 p.m. Sa ilang lugar naman sa San Juan, 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas ang water interruption. Sa ilang barangay sa Quezon City at Mandaluyong naman, asahan yan mamayang 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas. Apektado rin ang ilang barangay ng Marikina mamayang 10 p.m. hanggang 6 a.m. bukas. 9 na barangay naman sa Baras Rizal ang makararanas ng water interruption mamayang 10 p.m. hanggang 4 a.m. bukas. Mamayang 10 p.m. hanggang 6 a.m. kinabukasan, makakaranas ng water interruption sa ilang barangay sa Cainta, Rizal. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang official website at Facebook page ng Manila Water. Mga kapuso, nakakailang linggo pa nga lamang mula nang ilabas ang executive order na nagiging optional na lamang ang pagsusot ng face mask outdoors at sa mga open spaces. Ito, pinag-uusapan na naman natin ang pagbabalik ng mandatory wearing of face mask dahil po sa muli na naman pagsipa ng mga kaso ng COVID-19. At ano kaya ang pulso ng ating mga kapuso tungkol sa usapin na yan? Para bang laban bawi eh. Yun nga lang, alam naman natin ito po yung mga temporary interventions lamang na ginagawa ng ating pamahalaan depende sa magiging resulta ng ating COVID situation.
pulsahan po natin ang ilan nating mga kababayan na nandito. Nandito po tayo sa Litex Commonwealth. Ito, ang dami mga commuter dito. Tanungin natin sila. Ito, nakita ko si Kuya kanina pa eh. Kuya, optional lang pagsusot ng mask. Kayo, hindi na kayo nagmamask obviously. Bakit po? Kasi medyo nahihirapan yung huminga. Saka open space naman. Kaya ito, medyo pahinga na lang kaunti sa face mask. Anong masasabi mo na minumungkahi na naman nila na ibalik ang optional na, I mean, ang mandatory face mask dahil daw tumataas na naman ang kaso natin eh. Okay lang, kasi tumataas naman, di ba? Pag bumababa, pwedeng magtanggal. Pero ngayon, kung halimbawa sabihin na mask tayo ulit? Ay, balik. Balik. Para sigurado, sa protection. Ayos. Ingat kayo, kuya. Thank you, ha. Thank you. Samantala, tanungin naman natin yung iba nating mga kapuso. Kuya, isa lang. Isang mabilis lang. Ma'am. Ano ho masasabi niyo na sinasabi? Nagmamadali po, sir. Ibabalik daw po yung mandatory na sa yung sapilit ng pag-face mask outdoors. Ano masasabi niyo? Para po sa akin, okay yun. Okay yun. It's better na maprotektahan po. Sige po. Ingat po kayo. Thank you. Ayan po. Magkahalo, ano, may mga nagsasabi na maganda naman na mag-face mask din tayo. Wala namang mawawala. Iba naman, pahinga muna tayo sa mga face mask. Ito talaga bumababa na naman ang mga kaso. Depende po yan ang sinasabi ho natin dito lagi. Optional. Hindi natin, hindi sapilitan, hindi natin pinipilit ng face mask sa mga tao, pero hindi rin, wala rin naman pumipigil sa atin na mag-face mask kung sa tingin natin, yun ay mas makakabuti sa ating kaligtasan. Samantala, sa punto po ito, kausapin naman natin ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, Dr. Jose Rene Degrano, kaugnay ng kanilang panawagan na ibalik ang mandatory wearing of face mask dahil nga po sa sitwasyon ng ating COVID-19 sa mga panahong ito. Dr. Degrano, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ivan, sa ating pong mga nanonood at nakikinig. Opo. Doc, ano po ang posisyon ng Private Hospitals Association of the Philippines dito po sa usapin na ito ng mandatory wearing of face mask? Amin po kasi, ever since nung umpisa pa, sinabi namin na parang masyado maaga yung pagpapasatin itong mandatory na paggamit ng face mask. So ngayon po, nakita natin na after mga ilang weeks po na tinanggal natin yan, ay dumadami po ang kaso. So sa atin naman siguro, hindi naman kailangan na sabihan tayo talaga eh. I mean, isipin na lang po siguro natin ang ating posibilidad natin na maprotektahan hindi lang ang ating sarili, kundi ang ating mga kasambahay, mga kasama at mga kaibigan po na hindi tayo makahawa at mahawa sa COVID ulit. Opo. Dr. Degrano, substantial po ba yung naging pagtaas ng bilang ng mga kaso sa nakalipas sa 2-3 linggo? Napuputol po. Medyo hindi ko marinig. Malaki po ba, sir, yung itinaas ng bilang ng mga kaso, Dr. Degrano? Alam nyo, dati nung may bago maumpisa yan, yung ating total active cases, mga around 20,000. Ngayon po, umabot na ng 38,000 plus. At yung po mga early cases po, bumalik na naman doon tayo sa mga around, nag-average ng 3,000 a day. Opo. Yung mga kaso pong ito, marami po ba ang severe o yung mga critical? Doon po naman sa hindi ganun kadami yung mga severe and critical. Kasi itong pong mga symptoms right now, itong mga bagong sub-variants, hindi naman po ganun kagrabe. Pero yung pong nakikita natin nga right now na mga statistika o mga data, ayan po ay pwede sabihin pa natin na po yan eh, konti pa nga lang yan dahil po yan po yung mga rehistrado lang o dun sa mga accredited na laboratorio. Paano naman po yung hindi nagpa-test at paano po yung mga hindi na-register na nagpa-positive sila? Opo. Actually, yun po yung mahirap patukoy, ano, Dr. Degrano. Marami po kasi ngayon, palibasa marami na rin ang vaccinated. Yung mga nagkakasakit, mga nagpa-positive na hindi na nagpapatest o yung mga nagsa-self-test na lang at hindi na nare-report. Sa tingin niyo po ba yung the actual picture
hindi po natin nakikita dahil wala tayong accurate number of testing at hindi natin talaga matukoy kung ano ang extent ng COVID-19 sa mga panahong ito. Ganun nga po, ano, mas malam po na halos magdodoble pa siguro doon sa nakikita nating data ngayon. Halimbawa, kung 38,000 baka malaki pa yan, mas marami dahil maraming nga po na mga nagtetest na sa sarili nila ng antigen at hindi na po nare-report yan. Ang report lang po ay yung mga pupunta sa mga accredited nating laboratorio at sa mga ospital. Kaya po mas kailangan po natin mag-ingat at yun po ang payo namin, ipatuloy po natin ang paggamit nitong face mask po. Okay. Dr. Degrano, maraming salamat po sa pagpapaunlak kayo umaga. Thank you. Mabuhay po kayo. Salamat po ang iban at po mga nakikinig. Atin pong nakausap Dr. Jose Rene Degrano ng Private Hospitals Association of the Philippines. Hindi ho natin na ma-overemphasize ika nga, no, yung kahalagahan ng sarili nating pag-iingat. Hindi naman kailangan sabihin ng gobyerno sa atin kung anong kailangan natin gawin. Alam naman po natin kung ano yung mga high risk. Alam naman natin sa sarili natin kung tayo ay prone o medyo vulnerable sa sakit na COVID-19. Kaya siguro po ang pag-iingat ay kailangan manggaling na rin sa atin mismo. At yan po muna ang ating ulat mula dito sa Litex sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Balik muna tayo sa studio. Tinanghal ng Taste Atlas bilang second world best street food ang Pinoy handaan favorite na Lumpiang Shanghai. Base sa inilabas nilang top 50 best street snacks, binigyan ng 4.9 audience rating ang Pinoy dish. Ang ingredients ng Lumpiang Shanghai ay kare ng baboy, carrot, sibuyas, pampalasa o seasoning at lumpia wrappers. Perfect din ito with rice at sausawan na sweet and sour sauce o kahit ketchup. Nanguna naman sa listahan ang pan-fried flatbread na roti kanai ng Malaysia. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang 5.26 trillion pesos na national budget para sa 2023. 289 ang pumabor, 3 tumutol at wala namang nag-abstain. Walang ginawang pag-amyenda sa panukala. Sa ilalim ng proposed budget, the Department of Education may pinakamalaking pondo na nasa 710 billion pesos. Meron na tayong ika-12 bagyo ngayong taon, ang Bagyong Luis. Kaugnay niyan, hingi tayo ng update mula kay Raymond Ordinario, Senior Weather Specialist mula sa PAGASA. Magandang umaga! Yes, magandang umaga naman, Egan. Nasaan na itong sentro ng Bagyong Luis ngayon at gaano ito kalakas? Yes, ay ganito ang ating bagyong si Luis, no, huling namataan sa layong 1,090 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Mm-hmm. Nagtatabi ito ng hanging aabot ng 75 kilometers per malapit sa gitna at may pagbugso na 90 kilometers per hour. Ito'y kumikilos igan ng pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. Kaya in the next 12 hours ay possible na itong lumabas dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala ito magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Igan? Ayun, sa weather track niya, mukhang hindi magla-landfall, no? Yes, Igan, nakikita natin, no? So after nitong lumabas dito sa ating Area of Responsibility, mag-recurve na ito to the northeast, so iiwasan din ito yung southern Japan area. So kung magiging ganito yung takbo nito, ay posibleng wala itong tamaan ng anumang bahagi ng kalupaan dito sa Southeast Asia or sa Asia area. Kailan nga uli lalabas, Raymond? Inaasahan natin, no, 12 hours from now ay nasa labas na ito ng ating Area of Responsibility. So tansya natin bago maghapon or hapon mamaya, ay lalabas ito ng tuluyan ng ating Area of Responsibility. So ang Luis, walang epekto sa lagay ng panahon natin sa Pilipinas ngayong araw? Yes, tama yun, Igan. Wala itong magiging direktang epekto. Ito ay dadaan lamang dito sa ating corner ng ating Area of Responsibility. Eh, makibalita kami dun sa low pressure area, dun sa Philippine Sea. Anong kamusta monitoring ninyo? Yes, Igan, ito namang isang low pressure area natin as of 3 a.m. ay nasa layong 335 kilometers sa may silangan ng Giwan Eastern Samar. Base sa ating latest analysis, anytime today, pwede rin matunaw itong low pressure area na to. Ngunit dadala pa rin ito ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dyan sa Eastern Visayas, Caraga at Bohol area. Igan? Hatake ba nito yung hanging habagat?
Sa ngayon, Igan, sa posisyon nito, no, hindi ito makakapaghatak ng habagat. Ngunit okay. Nga, magpapaulan to dito sa eastern section ng Visayas and Mindanao. At yun ang inaasahan natin. And yung habagat natin ay bahagyang humina dahil nga pa rin dito sa bagyong si Carding na nandito pa rin yan sa may Vietnam area. So anong magiging lagay ng panahon natin dito sa Metro Manila? So dito naman sa Metro Manila, Igan, no, magkakaroon tayo ng pangkalatang maaliwara sa panahon. Meron na tayong chance na mga isolated rain showers or thunderstorm. Okay. Na magiging mas madalas yan pagdating ng hapon, yung bandang hapon hanggang gabi, ito yung nakikita natin ng malaking potential ng mga pag-ulan. Kaya ngayon mga uuwi ng mga tahanan mamaya sa pagsasarangan ng mga pasok sa eskwela at dito sa mga trabaho, ay asahan natin na pwede tayong salubungin ng mga pag-ulan sa ating pag-uwi. Teka, kumakaway-kaway na ba ang amihan, Raymond? Sa ngayon, Igan, tinitingnan natin dahil aktibo pa rin ang ating karagatang Pasipiko. So kung ganito yung sitwasyon natin, possible nito ma-activate yung ating ITCC muna at kapag ganun nangyari, medyo hindi pa naman natin nakikita ng malaking potential within the next 2 weeks ang pagpasok ng amihan. Maraming salamat, Raymond Ordinario, Senior Weather Specialist mula sa PAGASA. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Carding, buhay na naman ang surfing activity sa Baler Aurora. Nagsidatingan na muli ang mga turista para enjoy ang malalaking alon sa dagat. Pati ang kabuhayan ng mga taga roon, unti-unti na ring sumisigla. Patuloy naman ang cleanup drive sa tabing dagat para maalis ang mga basurang iniwan ng bagyo. Ayon sa provincial government, may mga ipinatutupad ng programa para manumbalik ang ganda ng tourist attraction sa lalawigan. Sa entrapment operation ng pulisya sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City, na aresto ang 4 na lalaki na nagbebenta umano ng nako ng motorsiklo. Yan ay matapos makatanggap ng reklamo ng QCPD Station 14 mula sa isang motorcycle financing company. Nakita po namin sa online na binebenta yung unit. Then tinignan po namin yung, kasi po nahatak na po dati namin yun. Then tinignan po namin, match po yung MV file number niya dun sa motor. Ibinebenta ang motorsiklo online sa halagang 60,000 pesos, kalahati ng original nitong presyo. Napagalaman mula sa rehistradong ikalawang may-ari ng motorsiklo na nahatak ito noong pang-July matapos niyang hindi na mahulugan. Under mortgage pa yan eh. So dapat inuhulugan pa nung yung second owner na nakabili sa kanila. Which is according naman sa second owner, yung motor na yan eh hinatak na sa kanya ng nung empleyado ng financing. Na later on napag-alaman, natanggal na pala sa financing yun, yung taong yun. Tinutugis pa ng pulisya ang sinasabing dating empleyado ng financing company. Ang 4 namang naaresto, hindi na nagbigay ng pahayag. Maharap sila sa reklamong paglabag sa anti-fencing law. Sa Valenzuela City, 9 na lalaki ang kalaboso matapos mahuli sa akto ng mga pulis na nagnanakaw ng underground internet cable. Nagkunwari raw na gumagawa ng kalsada ang mga sospek nitong Martes sa madaling araw. Nang madaanan ng mga pulis, tinanong pa raw ang mga ito kung kailangan ng police assistance para hindi maabala ang trapiko. Pero nang tanungin ang tungkol sa permit, dito na na-corner ng mga sospek. Lumalabas na subcontractor ng isang malaking kumpanya sa telepono. Meron na silang specific target para kunin yung mga kable. Yung lamang kasi ng kable, mga tanso yun. So pag nasunog, pinakilo, mas malaki ang halaga. Tinatayang halos kalahating milyong piso ang halaga ng nasabat na kable sa kanila. Hindi nagbigay ng payag ang mga sospek na naharap sa kasong theft. Yan ang unang balita. James Agustin Bumpuso para sa Pilipino. Tinatay na sa 11 milyong piso ang halaga ng nasunog sa isang tindahan ng medical supplies sa Santa Cruz, Maynila kagabi. Naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa mga combustible materials sa tindahan. May unang balita si Darling Kai. Sumiklab ang sunog sa isang tindahan ng medical supplies sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila, bandang alas 10 kagabi. Nagsimula yan sa ikalawang palapag at mabilis na lumaki ang apoy hanggang abuti ng itaas ng gusali. Inilabas sa mga tauhan ng ilang gamit na pwede pang isalba tulad ng mga wheelchair at foam. Mabilis na itinaas sa ikalawang alarma ang sunog. Matapos ang ilang sandali, bagyang humina ang apoy. Pero muli itong lumaki. Unang-una, yung makipot na daan na nahirapan silang pumasok yung mga bumbero natin. Pangalawa din ay dahil yung area ay may mga lamang mga combustible materials kung saan
kagaya ng mga alcohol, may mga diaper, cotton, mga latex gloves. Lalong nilakasan ng mga bumbero ang buga ng tubig mula sa iba't ibang direksyon. Nagtulong-tulong yung iba't ibang istasyon ng Manila Fire District kasama yung iba't ibang volunteers dito sa Manila. Kaya madali tayo, hindi tayo nahirapan dahil sa mga resources na naandyan kat ng water supply. Matapos ang 4 oras, tuluyan ng naapula ang apoy. Ayon sa BFP, tinatayang nasa 11,000,000 piso ang pinsalang idinulot nito. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang may-ari ng tindahan. Pero wala naman daw tao roon nang magsimula ang sunog kaya wala namang nasaktan sa insidente. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Yan ang unang balita sa Maynila. Darlene Kay, Buong Puso para sa Pilipino. Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para tuluyang maipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa 2023. Ito'y matapos sa ratipikahan ng Bicameral Conference Committee ang panukalang batas. Kapag aprubahan ng Pangulo, mauurong sa huling Lunes na Oktubre sa susunod na taon ang barangay at SK elections na nakatakda sana sa Disyembre ngayong taon. Isasagawa naman ang mga susunod na BSK elections kada 3 taon. Ang pondo para rito ay kukunin sa pondo ng Commission on Elections o sa supplemental budget na ipapasa ng Kongreso. Makakatanggap ng refund ang mga customer ng Maynila na naapektuhan ng water interruption mula Mayo hanggang Hulyo ngayong taon. Pinagmumulta kasi ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang Maynila dahil sa kabiguan nitong magbigay ng tuloy o tuloy-tuloy na supply ng tubig. May unang balita si Jamie Santos. Parang bulang nawawala ang kita ng laundry shop na ito sa tuwing mag-aanunsyo ang Maynilad na mawawala ng tubig sa kanilang lugar sa Bacoor, Cavite. Nadagdagan pa nga raw ang kanilang gastos dahil kinailangan nilang maglagay ng tangke ng tubig para hindi naman matuyo ang kanilang negosyo. Yung first basic talaga na kailangan sa paglalaba is yung tubig. So pag walang tubig, hindi talaga tayo makakalaba. So ganun siya ka-importante, lalo na sa laundry business. Si Tatay Miguel, nagpupuno ng tubig sa mga container ng abutan namin. Dahil sa maraming araw na mahina ang isinuplay ng tubig ng Maynilad sa kanilang mga customer, pinagmumulta sila ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ng mahigit 9 million pesos. Maynilad Water Services Inc. was found to have breached its service obligation of ensuring the availability of an uninterrupted 24-hour supply of water at 7 pounds per square inch or PSI, minimum pressure for more than 15 days. Para yan sa water interruption noong Mayo hanggang Hulyo. Sa mga customer sa bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at ilang lugar sa Cavite, babayaran ng Maynila ng multa sa pamamagitan ng bill rebates o isosoling bayad sa mga apektadong customer sa Nobyembre. Will this be a one-time rebate? Yes. Whatever that amount of the rebate, that will be used to offset your existing water bill. If that amount is bigger than your water bill, then it will carry over until you consume it. It's like an overpayment. Hindi pa malinaw kung magkano ang rebate kada Maynilad customer. Pero hahatiin daw ang 9 million pesos na penalty sa bilang ng mga apektado ng water interruptions. Ayon sa Maynilad, tatalima sila sa desisyon ng MWSS. Pero paliwanag nila, labis na naantala ang supply ng tubig noon bunsod ng algal bloom o paglulumot sa Laguna Lake. Bagay na hindi raw kontrolado ng kumpanya. Para sa unang balita, Jamie Santos, Buong Puso para sa Pilipino. Pagbango ng ekonomiya ang isa sa mga pangunahing problema ng bansa sa ngayon. Sa gitna ito ng pandemya na dulot ng COVID-19, dagdag pa riyan ang pagsadsad ng piso at patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang ekonomista at kinatawan ng 2nd District ng Albay na si Ginoong Joey Salceda. Magandang umaga po, Congressman Salceda. Good morning, Susan. Apo, nako, Congressman, marami na po kayong pag-aaral na ginawa tungkol sa ekonomiya. Unang-una po, posible bang umabot sa 60 o higit pa ang palitan ng piso kontra dolyar? Ito na rin yung mga naunang sinabi niyo, di ba, Congressman? Tinignan ko yung lahat na nangyari at may mga malalaking epekto sa atin. Base po sa panlabas at panloob ng mga patakaran natin. Mm-hmm. Eh, kaya ko niyan ng 65 to 68.
Naku, kailan nyo tinitingnan na pwede mangyari? Kasi kahapon, nasa 59 eh. Ako kasi tinitingnan ko anong gagawin ng state. Kampante na ba sila na may kulang pa sila, 225 basis points pa lang inaap nila eh. At pagbabasahin mo yung sinasabi ng Europe, hindi ko sila nakatingin sa growth, nakatingin sila sa inflation. Pwede sabihin, gagawin nila lahat para patayin ang inflation. Ang ibig sabihin niya, tatas ang interest. Ang ibig sabihin niyan, maglilipatan mula sa peso, papunta pong dollar o sa euro. Opo, so sa ganitong sitwasyon po, Congressman, anong intervention na maaaring gawin ng ating gobyerno para naman ho, maisalba ang piso? Dali naman magsalita na yung mga ating mga dollar earners ay talaga ang kumbaga i-promote natin. Siyempre OFW, BPO, mining. Yan na po ang pangalawang pinakamalaki nating yung ating mga independent contractors at siyempre turismo. Pero it takes time. So ang ginagawa po ng Central Bank ay wag nang magkaroon ng gulo, lalong-lalo na sa ating pong mga merkado. So dinadahan-dahan nila na i-manage po. Tinataasan din nila, inahabog nila yung interest rate na ginagawa po ng US. Pero nung kumatutunan mo noong 1997, ng Asian Financial Crisis, inubos natin yung dolyar, wala rin. From 25, pumunta din ng 47. So sana matuto tayo na hindi ganun ang intervention na kailangan. Kailangan lang po talaga natin. Siyempre, para sa isang namumuno, lalo na sa ating pong presidente, ang unahin mo dyan, pasiguraduhin na may makakain ng tao. Dahil nga po, 25% ng ating pong mga kinakain ay galing abroad. So, pag sumalsad ang piso, tatasin yung presyo nun. So, ang epekto po ng peso sa mahirap ay nasa 5%. Ang epekto niyan sa kinakain ng mayayaman ay nasa 3%. So, talagang hindi po siya patas. So, definitely, kailangan mag-focus po tayo sa agriculture. Lalo-lalo na yung pasiguraduhin na may makakain po ang mga tao. Congressman, ito po, itinataas po, di ba, ng Amerika yung kanilang interest rate para daw po makontrol ang inflation sa kanilang bansa. Para po mas maintindihan to ng ating mga kababayan, paliwanag nyo nga sa amin kung ano ba ang epekto nito sa ating bansa kung itinataas ng Amerika yung kanilang interest rates. Una-una, yung ating peso po, pag bumibili ka, ang presyo niya ay nakabase po sa American dollar. Kasi may isa din pwede i-peg mo sa gold. Wala man tayo masyadong gold. Katulad ng Russia. Kasi yung Russia, ginawa nila, umalis sila sa US. Pineg nila yung pera nila sa American dollar. So, ang nangyari po kasi yung panahon po ng pandemic, nagpakawala po ang Amerika ng $6 trillion. Nawala pong output. Ang ibig sabihin, dahil may lockdown, hindi nila pinapalabas sa mga tao, binigyan nila ng pera ng pambili. Ngayon, yung nilabas na pera ngayon, naghahanap na ng output. Hindi ko sinasabi na walang nahanap, pero ang mas nakikita po ng US ay kailangan ibalik nila yung pera na walang output sa pamamagitan po ng magtaas ng interest rate. Apo. At ano po ang aasahan natin sa mga darating na araw? Ito ba'y magre-resulta sa pagtaas sa presyo ng mga bilihin, presyo ng produktong petrolyo, pasahe, at iba pa na gastusin? Unang-una, marami naman po magagawa ang bagong administrasyon. Ang laki po ng kanilang may 62% mandate sila. Magagaling naman po yung kabinete. So, pwede naman po sila magsagawa ng economic transformation. Kung saan po, unang-una, tingnan nila kung paano ipapababa po ang presyo ng kuryente. May mga pamamaraon po yan. Pangalawa, pasiguraduhin na yung mga binalangkas o structural reforms ni Presidente Duterte hindi pa po pumapasok yung mga inaasahan. So, importante po dyan yung ease of doing business ay pampasiguro ng mga local government unit hindi nagpapahirap po sa mga negosyante. So, may mga solusyon po tayo dyan na
pwedeng gawin ng gobyerno, lalong-lalo na, na napakataas po ng tiwala ng publiko ni Presidente Marcos. So siguro dapat, sa tingin nyo, dapat ipatupad na ho kung ano man yung mga solusyon na nakikita nila para maano natin itong patuloy na pagbaba. Agriculture, definitely. Yung pag-angkat po ng fertilizer, dahil tagal na tayo hindi bumibili ng fertilizer. Mm-hmm. Yung pagpapalawak ng pwede pong sakahan ng ng mga korporasyon para po maimbitahan ang mga private corporation na pumasok sa agrikultura. Andyan din po yung ang ati pong sa ngayon po dahil ang ati pong pera ay kumbaga sa kung paano may papaliwanag ito. Pero sa simpleng ibig sabihin, first, ensure that you make food available. Apo. And second, ensure that there's greater productivity in that sector. Apo. Third is ensure po na our foreign direct investors ay papasok po sa atin. Ay, dapat na ba itaas ang sahod ng mga manggagawa, Congressman? Ako po naniniwala na kung may baba po natin ang presyo ng kuryente mula 19 ngayon sa amin to 7, eh pwedeng itaas po ang minimum wage to a minimum of 1,000 per day. Kasi nga wala man savings yan. Alam niyo, pagpag-aralan mo ang wealth of nation ng UK tsaka US, 77% ng lahat po na kita o wealth na na-create dyan sa dalawang bansang yan, eh galing po sa home ownership. Eh kaso, kung 650 ka ng 650, wala kang savings for home ownership. So, kailangan po talaga, pero ito po ay hindi po pwede na pag-usapan na on its own. Kailangan po ay isang buong strategiya na kailangan lahat po ng mga stakeholders na mag-usap po sa. Apo. Okay, maraming salamat po, Albay, 2nd District Representative Joey Salceda. Magandang umaga po, Congressman. Thank you very much po, Susan. Nanawagan sa Department of Education ang isang grupo ng mga guro na bawasan at limitahan sa 4 oras kada araw na lang ang pagtuturo ng public school teachers. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Good morning. Mandato sa Magna Carta for Public School Teachers na hindi dapat bababa sa 6 oras ang teaching time ng mga public school teacher. Pero sa dami rin ng kanilang ibang non-teaching tasks, panahon na ba para ibaba ang bilang na ito? Panawagan ng Alliance of Concerned Teachers sa Department of Education na bawasan ang teaching time ng mga public school teacher at gawin na lang 4 oras kada araw. Mabigat daw kasi ang workload ng ating mga guro. Bukod sa pagtuturo, may iba pang gagawin. Mga lesson plan, pag-compute ng grades, check ng mga sinasubmit na output. Yun nga lang, nakatakda sa Section 13 ng Magna Carta for Public School Teacher na dapat hindi bababa sa 6 oras ang classroom teaching time. Si Teacher Florinda Nasino nasa Lagro High School na bago pa mag-alas 6 na umaga. Alas 4 pa lang na madaling araw, umaalis na siya ng bahay dahil alas 6 ang una niyang klase na Physical Education o PE. 6 oras siya matuturo ngayong araw. Sa oras naman na nakapahinga siya sa klase, doon naman niya inaasikaso ang iba niyang gawain bilang guro. Kaya laking pasasalamat ni Teacher Florinda kung may mga hakbang para pag-aanin ang teaching load ng mga guro. Para sa akin, napakalaking bagay kung i-reduce yung teaching time from 6 hours to 4 hours. Malaking bagay yun sa akin bilang isang guro dahil kumbaga makakapag-focus talaga kami sa aming teaching, di ba? Katulad halimbawa ng mga submission ng mga reports sa bata, lalong-lalo na kung advisor ka, isa kang advisor, ang daming mga gawain na mga reports na kailangang ipasa. So, kumbaga nakakabawas siya ng sa amin eh. Instead na ma-focus kami dun sa pagtuturo namin, nadadivert doon. Susan, ayon sa Department of Education ay inaaral nila kung dapat bang pwedeng mag-hire ng dagdag ng mga non-teaching personnel o kaya tanggalin altogether yung mga administrative o mga special tasks. Live mula rito sa Lagro High School sa Quezon City, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino.
Sugatan, isang bata sa Compostela, Cebu, matapos umanong saktan ng sariling ama. Sa Cuenca, Batangas naman, nawawala ang isang lalaki matapos umanong persahang isakay sa isang van. Darito ang unang balita. Isang lalaki ang dinukot umano sa Barangay Poblasyon 1 sa Cuenca, Batangas noong Martes ng gabi. Ayon sa Cuenca Police, naglalakad sa kalsada ang biktimang si Remsen Season nang bigla siyang isakay sa puting van ng 4-5 tao na nakabonet. Agad daw umalis ang van patungo sa bayan ng San Jose. Viniverify pa ng pulisya ang plate number ng sasakyan. Inaalam din kung may mga CCTV na malapit sa lugar na makakatulong sa investigasyon. Ang pagkakasangkot umano ni Season sa illegal na droga ang isa sa tinitinang anggulo ng pulisya. Ayon naman sa pamilya ng biktima, hindi pa sila handang magbigay ng pahayag. Maglalabas daw sila ng statement kapag may development na ang kaso. Mga sugat at pasa sa katawan, yan ang tinamo ng isang taong gulang na batang lalaki matapos umanong sakta ng kanyang ama sa Compostela, Cebu. Nagpapagaling siya ngayon sa ospital. Ayon sa lola ng bata, lumilikom sila ng pera dahil kailangang maoperahan ang kanyang apo. Inaresto na ang ama ng bata sa Cebu City at nasa kustudiya na ng Compostela Police. Sa panayam ng Super Radio DYSS, inamin ang suspect ang nagawa sa anak. Paliwanag niya, lasing siya at nasa impluwensya ng droga nang mangyari ang insidente. Nagsisisi raw siya sa kanyang ginawa. Ayon sa pulisya, frustrated parricide ang kasong isasampa sa suspect. Magsusumiti raw ang suspect ng Affidavit of Extrajudicial Confession. Yan ang unang balita. Darlene Kay, Buong Puso para sa Pilipino. Hawak na ng Malabon City Police ang tatlong magkakapatid na suspect sa pagpatay sa isang tricycle driver. Ayon sa pulisya noong 2018, ang pagtulungan umanong saksakin ng magkakapatid na Mark Anthony, John Jan at Marlon Lyson ang isang tricycle driver sa Barangay Longos, Malabon. Nakaalitan daw ng isa sa kanila ang biktima, kaya sinakluluhan ng dalawa pa ang kanilang kapatid. Nitong August 30, naaresto ang mga suspect sa Taytay, Palawan. Tino-over sila sa Taytay Municipal Police sa Malabon Police nitong Martes. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect. Humingi ng paumanhin ang contractor ng NLEX-SLEX Connector Project sa aksidente ang kinasangkutan ng kanilang crawler crane sa Sampaloc, Maynila. Tiniyak ng China Road and Bridge Corporation na gagawin nila ang lahat para ligtas na matapos ang proyekto. Agad daw tinulungan ng kanilang staff ang tatlong nasugatan sa salpukan ng kanilang crawler crane at tren ng Philippine National Railways noong Linggo. Sasagutin daw nila ang pagpapagamot sa mga biktima. Iniimbestigahan na rin daw nila ang insidente at pinag-aaralan ang kanilang safety procedures. Halos 2 bilyong piso ang pinsalang iniwan ng Bagyong Cardin sa agrikultura. Kaya naman tumaas ang presyo ng gulay sa ilang palengke sa Metro Manila. Live mula sa Maynila, si Darlene Kay. Gano'ng kataas ang itinaas, Darlene? Mariz, umabot sa 40 pesos kada kilo yung itinaas ng ibang presyo ng gulay dito sa Blooming Treat Market. At yan ay epekto pa rin daw ng pananalasa ng Bagyong Karding sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na pinagkukunan nito. Pareho tuloy hirap yung mga mamimili pati na yung mga nagtitinda. Noong Lunes pa umalis sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Karding. Pero hanggang ngayon, ramdam na ramdam pa ang epekto ng pinsalang iniwan nito. Tumaas ang presyo ng iba't ibang klase ng gulay dito sa Blooming Treat Market ngayong Linggo. 40 pesos ang itinaas sa kada kilo ng kamatis, kalamansi, sibuyas, siling haba at siling labuyo. Ang pechay bagyo na 80 pesos lang kada kilo dati, 90 pesos na ngayon. 130 pesos na ang kada kilo ng carrots. Tumaas naman ng 10 piso ang kilo ng sayote. Hirap tuloy ang mga mamimili na pagkasyahin ang budget. Siyempre, babudgetin mo na lang. Budget na lang. Pag dito ka mag-iikot, maghanap ka ng mura. Bawas din ang kita ng mga nagtitinda. Hindi raw sila makapagtaas ng husto ng presyo dahil mawawala naman sila ng mga suki. Ganun pa rin, malit lang ang pato, malit ang tubo. Siyempre apektado kasi tumaas, hindi nagbago ang presyo. Pero may pagkakataon daw na nalulugi na ang iba dahil sa taas ng presyo. Mas mababa rin daw ang kalidad ng ibang gulay matapos ang bagyo kaya hindi nila mabenta. Lugi, minsan kagaya nung nakaraan araw,
talagang tinapon namin yung apat na plastic na talong, puro bulok. Walang kinita. Ayon sa Department of Agriculture, halos 2 bilyong piso ang pinsalang iniwan ng bagyong Karding sa agrikultura. Winasak ng bagyo ang mahigit 148,000 hektaryang taniman sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone at Bicol Region. Magkakaroon na lang daw ng mobile kadiwa center sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo para makatulong sa mga presyo ng gulay at iba pang agricultural products. Namimigay na rin daw ang DA ng assistance sa mga magsasaka. Maris, ayon sa Department of Agriculture, patuloy lang yung assessments o pagtataya na ginagawa nila sa pinsalang iniwan ng bagyo sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Mula rito, magsasagawa sila ng mga intervention para ma-stabilize na o tuluyan ang maibalik sa normal yung presyo ng gulay at iba pang agricultural products. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kay, Buong Puso para sa Pilipino. Tiniyak ni bagong Commission on Human Rights Chairman Attorney Richard Palpalatok na magiging patas ang komisyon sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nangako rin si Palpalatok na magiging independent ang CHR kahit dati siyang nagsilbi sa ilalim ng Office of the President. Susulong daw niya ang social and economic reform. Kabilang dito ang karapatan ng mga manggagawa at kabataan. Bago siya itinalaga ng Pangulo sa CHR, nagsilbi si Palpalatok sa Malacanang bilang dating Deputy Executive Secretary for Legal Affairs. Naging Quezon City Assistant City Prosecutor din siya. Abogado ng Department of Social Welfare and Development at Draft Investigation and Prosecution Officer sa Ombudsman. Bilang pribadong abogado, naging partner siya sa Rodriguez Esquivel Palpalatok Law Firm kasama si Presidential Chief of Staff Attorney Vic Rodriguez. I issue the assurance that the CHR under my leadership would be fair, just, and would render speedy justice to all. I have served several offices, several interests, and in all those agencies and companies, I have served with utmost dedication. I think that is the only promise I can give the public. Formal na binuksan sa mga mag-aaral ng Lyceum of the Philippines University ang Sotero H. Laurel Academic Resource Center. Layan daw nitong mabawasan ang stress ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Yan ang unang balita ni JP Soriano. Kung napanood nyo na ang hit K-drama na Start Up, at pinapanood ang Philippine adaptation nito na Startup PH na ipinapalabas ngayon sa GMA Network, tiyak, pamilyar kayo sa modern at youthful interior ng kumpanyang Sandbox. Ang Startup ang naging inspirasyon ng Lyceum of the Philippines University o LPU sa itinayo nilang gusali na Sotero H. Laurel Academic Resource Center. Kahapon, formal na binuksan sa mga mag-aaral ng LPU ang Learning Center at Library Building na ito. Panauhing pandangal ang isa sa ipinagmamalaki nilang alumni, si Supreme Court Chief Justice Alexander Gismundo. Present din si COMELEC Chairman George Garcia at si Commission on Higher Education Chairman Prospero De Vera. Impressed ang mga bisita sa interior ng gusali. Mula sa mga shelves, desk, upuan at staircase, inspired ng interior ng Sandbox Company ng startup. Ang main goal, makatulong sa mental well-being ng mga mag-aaral. Dagdag inspiration din daw ito para ma-excite sa face-to-face setup ngayong school year. Inclusive and accepting din ang gusali dahil meron itong interfaith prayer room at gender-neutral comfort rooms. Actually inspired to by the K-drama startup. And we also have spaces for the students to de-stress so they can, you know, practice self-care and take care of their mental health. So, we're so happy that we are finally inaugurating this. Like a ship baffled by endless threatening waves, I know that Senator Sotero H. Laurel, if he were with us today, would seek shelter in this center's fun,
modern and contemporary spaces. Thank you for honoring us today on LPU's 70th and Senator Sotero H. Laurel's 104th birth anniversary. Maraming salamat. Ang gusali ay ipinangalan para kilalanin ang legacy ng dating presidente ng Lyceum na si dating Senador Sotero H. Laurel para sa kanyang ika-104th birth anniversary. Para sa unang balita, JP Soriano, buong puso para sa Pilipino. Si BTS member Suga kay Golden State Warriors at basketball superstar na si Steph Curry. Niretweet kahapon ni Steph ang photo ni Suga habang hawak ang isang number 3 Warriors na jersey. At may caption pa ito na "Love the jersey, Suga. See you soon." Matagal lang fan ng basketball ang rapper at hango rin sa shooting guard ang screen name niyang Suga. Ayon sa report ng ESPN, may laro ang Golden State Warriors at Washington Wizards sa Japan ngayong weekend. Nag-trend naman si Suga kamakailan sa kanyang pagbisita sa Japan. Cute! Samantala, may nakakatawa namang interaction si GOT7 member Bam Bam sa isang fan. Matapos ang successful concert ni Bam Bam sa Cebu at Manila, nag-tweet ang fan ng "Please come back to Cebu." Laking gulat ng Twitterverse nang sagutin ito ni Bam Bam ng isang meme. May caption niya na "Just shot puno and you'll be fine," kasama ang kanyang Thai name. Mas lalo namang natawa ang fans nang gawin pa itong Twitter header ni Bam Bam. May mag-get 31,000 likes na ang tweet. Samantala, kinuwento ng Queen of Creative Collaborations na si Heart Evangelista ang isa raw sa pinakamatinding pagsubok sa buhay niya, ang kanyang in vitro fertilization treatment o IVF. Sabi ni Heart sa kanyang cover story para sa isang fashion magazine, mahirap at masakit ang injection sa kanya. Pero worth it naman daw dahil nakabuo sila ng embryo sa proseso. May naghihintay raw na baby boy at baby girl sa kanya kapag ready na siyang magkaanak. Matagal daw pinag-isipan ni Heart ang IVF, lalo na't nagka-miscarriage siya noong 2018. At na nararamdaman din niya ang pressure na magkaanak na. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.